Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Billionaire's Rivalry for the Baby. Tunghaya na po natin ang ika-42 bahagi. What are you talking about, Uncle? Kunot noong tanong ni Dino. Marahas na binitawan ni Anton ang kanyang pamangkin. Gayunpaman ay hindi pa rin ito bumitiw ng tingin sa kanya. Pwede bang huwag ka nang magmaangan, Dino? Sino pa bang mag-uutos kay Dandan para kunin ang asawa ko kundi ikaw? Napaawang naman ang labi ng binata. What? Hindi siya makapaniwala sa binitawang bintang sa kanya ng sarili niyang tiyuhin. Ikaw lang naman itong gustong-gusto siyang agawin sa akin. Napapailing si Dino. And you really think that I can force Amelie to love me by abducting her? Lalo namang tumalim ang titig ni Anton sa kanyang pamangkin. Walang takot namang sinalubong siya ng tingin ni Dino. Hindi pa ba abduction ang ginawa mo sa kanya noon? Napakuyom na lamang ng kamao si Dino. Nagpatuloy naman si Anton sa pagsasalita. Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo ang ginawa mo noon? Pinaningkita niya ito ng mata. Hindi ba kinutsaba mo ang best friend niya para palabasing may ongoing application ng baby maker mo? Nagangalit ang ngipin ni Dino sa galit, ngunit na natili siyang tahimik. Bilib din naman ako sa galing ng traitor niyang kaibigan. Nagawa niyang magpa-apply si Amelie. Gusto ko siyang palakpakan dahil nagawa niyang paikutin si Amelie nang hindi niya nalalaman. Michi is not a traitor, Uncle. Natural na ipagtatanggol mo siya dahil kasabwat ka. At ano nga ulit ang plano mo noon? Artificial insemination? Wow, ang galing na naisip mong panluloko. Puno ng sarkasmo nitong turan. Ikaw din naman, Uncle. Anong ginawa mo? Mas masahol ka pa nga sa akin. You raped Amelie. Tapos papatawarin ka niya ng ganun-ganun lang? Umiiling-iling ito. Napaka-unfair. Kung alam ko lang sana, dapat ganun na rin lang ang ginawa ko. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ay muling dumapo ang suntok sa pisngin nito. Nang galing na sa bibig mo, hindi kaya ganyan ang pinaplano mong gawin? Nararamdaman ni Dino ang hapdi sa kanyang pisngi. Ngayon pa man ay pinilit pa rin magtimpi. Hindi ako nagpakuha kay Amelie, Uncle. Kung ako sana ang may gawa, hindi mo na sana ako nadatnan dito. Of course, because you are playing innocent. Tauhan mo si Denden. Sino pa bang mag-uutos sa kanya kundi ikaw? Napabuntong hininga si Dino. Hindi ko natauhan si Denden, Uncle. She already resigned yesterday. Wow, talagang plinano mo nga yata ang lahat. Well, galing-galingan mo pa. Dahil sa oras na mapatunayan kung ikaw ang mastermind, kakalimutan kong isa kang Villaforte. Mariing banta nito bago niya tuluyang iwan ang kanyang pamangkin. Pangimbestigahan mo si Dino at si Denden. I want the result to the soonest possible time. Saad niya matapos silang makalabas ni Ted sa kanilang mansyon. Yes po, Master. Wala akong pakaalam magkano babayaran. Ang mahalaga ay malaman ko na kung nasaan ang asawa ko. Opo, Master. Kokontakin ko po ora mismo si Detective Luigi. Hindi nakatulog sa buong magdamag si Anton. Gayunpaman, ay nagawa naman niyang maghapunan matapos siyang kulitin ng kambal. Nag-usisa rin ang mga ito kung nasaan ang kanilang ina. Ngunit mabilis namang nasabi ni Ted na may pinuntahan lamang si Amelie. Lumipas ang isang araw. Ngunit kahit isang mensahe lamang ay walang natanggap si Anton. Habang tumatagal, ay lalong tumitindi ang kanyang kaba. Nandito na po si Detective Luigi, Master. Otomatiko siyang napatigil sa pagpabalik-balik ng lakad at kaagad na napatingin sa pintuan kung saan nagmula ang tinig. Papasukan mo siya, Ted. Kinalma niya ang sarili at agad na umupo. Iwan mo na muna kami. Utos niya kay Ted nang makita niya na magkasunod na pagpasok nila ng detective. Kaagad naman tumalima ang kanyang tauhan. Bahagya ito yumukod bago ito umalis ng study room. Siya na rin ang nagsara sa pintuan ng naturang kwarto. Anong natuklasan mo, detective? Usisa ni Anton matapos makaupo ang detective sa upuang nasa harap ng kanyang mesa.
Gaya po ng inutos ninyo noon, sir. Inimbestigahan ko po kung nasaan si Dino Villaforte noong araw na maaksidente ka. What did you found out? Unfortunately, sir, mukhang mali po kayo ng hinalan ang pamangkin ninyong si Dino ang nagtangka sa buhay mo. Hindi maiwasan ni Anton ang mapakunot noo. What his alibi? Hindi po ito alibi, sir. It has been confirmed that and it will be proved Dino's innocence to the crime. Tatlong araw bago mangyari ang insidente, umalis si Dino sa mansyon ng mga Villaforte. He is in vacation with a girl named Misha. And according to record, hindi po lumabas na resort si Dino. Umalis lamang siya roon na mabalitaan niya ang nangyari sa inyo. Napahilamos ng mukha si Anton. Kung ganun, sino nagtangka sa buhay ko? Ugong ng kanyang isipan. Marahasiyang napabuntong hininga bago siya nagsalita. Ano pa ba ang natuklasan mo, detective? Tungkol naman po sa katulong ni Dino. Totoo po ang sinabi niya nag-resign na din si Denden. A day before the kidnapping incident, may kinuha itong folder sa loob ng kanyang bag bago nagpatuloy. I gathered some background information about her. And this is what I found out, sir. Iniabot nito ang isang peraso ng papel kay Anton na agad naman itong pinasadahan ng tingin. Ulilang lubos na pala itong si Denden. Hindi niya na pigilang komento habang napatingin sa papeles. Yes, sir. According sa record, pareho pong patay ang mga magulang niya. Namatay silang pareho dahil sa sakit. Ang mga kapatid naman niya ay magkakasunod na namatay sa loob ng iisang linggo. Inilapag niya ang papel sa mesa at saka siya tumingin sa detective. That's quite tragic. Hindi niya naiwasang makaramdam ng awa sa katulong sa sinapit nito. Natuklasan kong mayroon siyang mabigat na motibo para dukutin ang iyong asawa, sir. Hindi napigil ni Anton ang sariling mapakunot noo. What? How? This will answer your question, sir. Iniabot nito sa kanya ang ilang peraso ng papel. Bago pa mapasadahan ng tingin ni Anton ng mga papeles, ay naagaw ng atensyon niya ang pag-ilaw at pag-vibrate ng kanyang cellphone. Tanda na mayroon siyang natatanggap na mensahe. Kaagad niyang kinuha at binuksan iyon. Kumabog ang kanyang dibdib na makita niyang room history ang pangalan ni Denden. Nang buksan niya ang mensahe, ay tumambad sa kanya ang laman nito na labis na nagpakabog sa kanyang puso. Alam kong kilala mo na ngayon kung sino ako. Kung talaga may malasakit ka pa kay Emily, paalisin mo na ang detective na yan. 10 years ago. Kuya Rick, sigurado ka ba sa gagawin natin? Hindi maiwasan ni Densho ang paglabas ng butil-butil niyang pawis sa kanyang noo. Sandali naman siyang binalingan ng kanyang Kuya Rick na kasabay niyang naglalakad. Ito na nga lang ang paraan para ipagamot natin si Bunsoy. Gumuhit naman ang pag-aalinlangan sa mukha ni Densho. Baka may iba pang paraan, kuya. Magpapak-practical tayo, Densho. Ito ang pinakamabilis na paraan. Napabuntong hininga siya sa determinasyon ng kanyang kuya. Kutsilyo lang ang meron tayo, kuya. Paano tayo mang-hold up ng bangko kung ito lang naman ang armas natin? Ngunit hindi siya tinapunan ng tingin ni Rick. Sa halip ay huminto ito sa paglakad. Itinapat ni Rod ang kanyang hintuturo sa sarili niyang bibig. Kaagad naman natahimik si Densho at agad na sinundan ng tingin ang kanyang nakatatandang kapatid. Mula sa di kalayuan ay nakita niya isang lalaki at binatilyo. Sa suot ng mga ito ay halatang galing ang mga ito sa Buena Familia. Mukhang ito na ang sagot sa pangailangan natin, Densho. Napalunok naman si Densho sa tinura ng kanyang kapatid. Kahit yung reel lang ng bagets ang makuha natin, ayos na. Hindi siya umimik, ngunit naisip niyang tama ang kanyang kuya. Lalo lumakas ang kanyang loob na makita niyang pumasok ang dalawa sa makipot na eskinita. Tara, sundan natin sila, kuya. Wala silang sinayang na sandali. Kaagad nilang sinundan ang dalawa sa kanilang pinasukan. Mga bata, mukhang naligaw kayo, ha? Kuha ni Rick sa kanilang atensyon. Mukha silang rich kid, pre. Una niyang naisip na tawagin pre si Rick sa halip na kuya. Sumipol pa siya upang maitago ang kanyang kaba. Pasimple rin naman niyang pinasadahan ang suot ng lalaki na itim na business suit. Sunod nitong sinuri ng tingin na kasama nitong binatilyo na nakasuot pa ng school uniform. Aniya sa isip, tama nga ang kanyang kuya. Mapapaoperahan na nila ang kapatid nilang may sakit sa puso sa oras na magtagumpay sila. Relo pa lamang ng binata ay halatang milyon na ang halaga. Ang ganda na relo mo, bata. Baka pwedeng pa-arbor. Pinilit niya tumawa ng nakakikilabot.
Lumapit naman si Rick sa binatang kakikitaan ng takot sa mukha. Let's get out of here, Dino. Hinawakan naman ng lalaking nakasuot ang braso ng kanyang pamangkin at marahang hinila paalis. Ngunit mabilis silang hinarang ni Densho. Hep hep, sino nagsabing pwede na kayong umalis? Bago pa makahumaan kahit sino man sa kanila, ay lumapit si Rick sa likuran ni Anton at tinutukan ito ng kutsilyo sa tagiliran. Ano, papalag ka? Nakita niya ang pagkuyom ng kamao ng lalaki, ngunit hindi siya nagpatinag. Uncle? Bulalas ng binatilyo. Ano bata, lalaban ka rin? Gusto mo to? Inambaan ni Densho ng suntok ang binatilyo. Bago pa tuluyang dumapo ang kamao niya, ay mabilis siyang sinipa sa tiyan ng lalaking nakasuit. Nakaramdam naman ang pagkataranta si Rick. Tila kusang kumilos ng kanyang kamay. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang masaksak niya ang lalaki. Naramdaman niya ang panginginig ng madama niya ang malapot na likidong dumadaloy mula sa lalaki. Napalunok siya. Aniya, mas maigi na lang sigurong patayin mula ang dalawa para walang testigo. Nangahas ka talagang manlaban ha. Muli niyang sinaksak ang lalaki. Natigilan naman si Densho sa nakita. Hindi niya inaasahang gagawin iyon ng kanyang kapatid. Uncle! Mangiyak-ngiyak na lamang napahiyaw si Dino na makita niya ang pagbagsak ni Anton sa lupa habang sa pusapon nito ang dumudugo niyang tagiliran. Ano bata? Gusto mong tuluyan ko na yung kasama mo? Kitang-kita nila ang mahintakutang mukha ng binatilyo. Yumukod ito at lumuhod na lang sa tabi ng kanyang tiyuhin. Bigay mo sa akin yan. Hinablot ni Rick ang kanyang backpack. Noon na rin na alarma si Densho. Mabilis siyang kumilos upang likumin ang gamit ng dalawa. Ibibigay ko po lahat. Huwag niyo lang pusaktan si uncle. Good boy naman pala eh. Kung hindi lang sana pumalagyan ang uncle mo, hindi sana hindi siya nasaktan. Nagpatuloy sila sa pagkapkap sa iba pang gamit ng dalawa. Ngunit natigilan sila nang dumako ang liwanag sa kinaroroonan nila. Lahat sila ay otomatikong napalingon sa pinagmula ng liwanag. Hoy, ano yan ha? Tinig iyo na isang babae. Nakasabit sa leeg nito ang isang headlight. Ang kanang kamay nito ay may hawak na 2x2 na kahoy na ginamit niyang pantukod. Ano yan? Baka gusto niyong i-share. Wala itong katakot-takot na humakbang palapit sa kanila. Nagkatingin ang sina Rick at Densho. Kung tutuusin ay kasinlaki at payat lang ng dalagita ang bunso nilang kapatid. Huwag kang makialam dito, Ineng. Papatulan ka namin kahit babae ka. Wala naman siya talagang planong patulan ng dalagita. Gusto lang sana niya itong takutin upang kumaripas na ng takbo. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya, ay mabilis itong pumito ng sunod-sunod. Anong ginagawa mo? Muli lang itong pumito ng pumito. Bago pa sila makahuma, ay unti-unting bumukas ang ilaw ng lamppost. Parehong nataranta si Rick at Densho. Buisit kang bata ka. Lalo nang gigil si Rick. Hindi niya napigilan ang paghakbang niya palapit sa babae. Tulong! Magnanakaw! Matinis na hiyaw nito. Tulungan niyo kami! Bago patuloyang makalapit si Rick sa kanya, ay bumukas ang bintana at pinto ng ilan sa mga bahay. Hoy, ano yan? Hiyaw yon mula sa isang lalaking malaki ang pangangatawan. Mga kapitbahay, may mga kawatan. Nanlamig ang katawan ng dalawa na makita niyang lumabas sa mga kalalakihan mula sa kani-kanilang bahay. May araw ka rin sa akin, bata. Banta nito sa dalaga bago ito kumaripas ng takbo. Ang mga kalalakihang nagsilabas naman ay kaagad na sinundan ng mga ito. Mabilis na tumakbo ang magkakapatid. Buong akala nila ay matatakasan nila ang mga kalalakihan. Ngunit halatang kabisado ng mga ito ang lugar dahil nagawa silang masukol ng mga ito. Nang mahuli sila ng mga ito, ay sakto naman dumating ang mobile ng pulis. Mamang pulis, hulihin niyo po ang mga ito. Magnanakaw na nga, nanaksak pa. Wala na silang nagawa nang tuluyan silang pusasan at ipasok sa loob ng sasakyan ng pulis. Kuya, paano na lang kung napatay mo yon? Gumuhit naman ang takot sa mga mata ni Rick. Maniwala ka, Densho. Hindi ko yun sinasadya. Ano na ngayon ang gagawin natin? Kuya, paano na ang kapatid natin? Problemado niyang nasa po ang kanyang ulo. Hindi ko alam. Lalo silang nawala ng pag-asa nang maipasok na sila ng kulungan. Lumipas ang mahigit 24 otras na lupay-pay ang kanilang balikat. Rick, Densho,
pagtawag ng uniformadong pulis. Kami po yun. Magkapanabayan nilang sagot. Makakalaya na raw kayo. Pasalamat kayo dahil mabait ang pamilya ng taong nasaksak nyo. Binuksan ito ang kandado at agad silang pinagbuksan. Dali na, labas na kayo. Hinihintay kayo ng tatay ng biktima nyo. Matamis ang kanilang mga ngiting lumabas sa presinto. Inihatid rin sila ng pulis sa labas ng estasyon. Sinalubong sila ng apat na kalalakihang pawang nakaitim. Pinapasundo kayo ng aming amo. Gusto raw niya kayong makausap. Pareho nagkatingin ng sinarik at tensyo. Hindi rin nila naiwasan ang mapalunok. Sige na, sumama na kayo. Kailangan nyo rin magpasalamat sa Don dahil pinalaya niya kayo sa kulungan. Saad ng pulis. Kahit nag-aalinlangan ay sumama pa rin sila. Nang sandaling lula na sila ng itim na van, pipi silang nagdasal para sa kanilang kaligtasan. Naging tahimik ang biyahe. Nang huminto ang sasakyan ay tila umabot ang kaba nila sa langit. Nang matanto nilang dinala sila sa isang lumang gusali. Labas na. Walang kangiting itintura ng isa sa kanila. Puno ng pag-aalinlangan silang lumabas ng sasakyan. Bago pa makahumaan kahit sino man sa kanila, pareho silang dinampot ng dalawang lalaki. Kuya, puno ng takot ang mukha ni Densyo na lumingon sa kanyang kuya. Ngunit bago pa siya makakilos, ay isang matigas na bagay ang pumukpok sa kanyang ulo, sanhi upang magdilim ang kanyang paningin. Kuya, narinig pa niyang sigaw ni Densyo bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Ano nga ba ang kaugnayan ni Denden sa mga taong ito? At bakit siya naghihiganti sa pamilya Villaforte? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Yan ang ating pakaabangan. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.